Huwag palang araw sa inyong lahat. Ito po muli si Combate General, ang inyong kanting hero. Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, pakilike, share, and subscribe naman po. Maraming salamat po. Mga kanting hero, kung napapansin niyo po ngayon, may mga iba't ibang uri ng mga may birtud galing kalikasan ng aking pinapakita, mga kanting hero, o tinatawag na mutya kasi kakaiba. Ang mga ito, mga kanting hero, ay mapadala ko po sa isa nating kaibigang antingero at manggagamot na si Roger Loxde. Panghalo niya sa kanyang gagawing mga anting-anting o sangkap. Ito po, mga kantingero, ay papadala ko po sa ating kapatid na si Roger Loxde. Itong tinatawag na banaog. Itong banaog o panakaking itim, mabisa panguntra laban sa kulam at barang, mga kantingero. Tapos, mga kantingero, petrified wood o baton naging kahoy, mga kantingero. May taglay ditong panipinsa tulad ng kapal, mga kantingero. Ito, petrified wood o batong naging kahoy. Tapos, kristal, yung mga quartz. Bakit inhaluan ng kristal o quartz yung mga anting-anting na gagawin? Lalo na't kung may mutya kayo, mga kantingero. Kung maglalagay kayo ng mutya bilang sangkap, mga kantingero, dapat may halo talaga ang kristal. Kasi ang kristal nagbibigay ng enerhiya o nagbibigay ng buhay sa isang mutya para patuloy ito mabubuhay sa loob ng iyong gawing bao, bote, basta may mutya. At ito naman po ang mga mutya, mga kantingero, nga, na ipagkakalob ko, mga kantingero, sa kanya. Mutya ng suso o tinatawag na libon suso o fossilized shell po. Pure crystal po ito na uri na libon, mga katingiro. Hindi tapatan sa ilaw. Pure crystal. Makikita nyo, mga katingiro, pag inilawan ito ng paslat, mga katingiro. Crystal po ito na naging fossilized siya, pero crystal, mga katingiro, na uri. Hindi siya ordinaryong bato, pero crystal ang kanyang laman. Nagiging libon siya pero pure crystal. Ito naman, mga kantingero, ang tinatawag ng iba na mutya na nalinta. Pero ikakorek natin, mga kantingero, hindi po yan mutya na nalinta, mga kantingero. Yan po ay mutya na tamilok, sapagkat yan ay nakukuha sa loob ng bato. Mahaba po yan. Napuputol lang dahil pagkuha natin. Paglininisan na po natin yan, mga kantingero, magiging ganito na pong itsura, kaya tinatawag na po nilang mutya na nalinta. Ito na po ang malinis na nilinisan natin, tapos yung dulo kinurtihan natin para hindi matulis. Yan na po, mga katingiro, madaming nagbibinta nito o sinasabi nila mutya daw na linta, pero ipapurik mo natin, mga katingiro, hindi po ito mutya na linta. Mutya po ito ng Tamilok, mga katingiro. May vlog po ako tungkol dito. Ito po, ito ng kanya itsura sapagkat nilinis na po natin, pero makukuha ito sa loob ng bato. Ang tinatawag lang mutya na linta, pero mutya na Tamilok po yan, mga katingiro. Ito po siya, mga katingiro, sa hindi pa nalinis, mga katingiro. Tapos ang isa, mga katingiro, ang tinatawag namin dito sa Mindanao, mutya na langit-langit. Ang iba tinatawag lang sand quartz, kasi ito yung nakukuha sa loob ng yungib, mga katingiro. Makukuha nito, mga katingiro, sa may baybayin o sa mga ilog, sapagkat pag bumabaha yung nakadikit ito sa loob ng yungib, kasi kadalasan yung yungib na nakakuha ng mga katingiro, yung may tubig at may mineralis tulad ng limestone, mga katingiro, dumidikit ito, mga katingiro, sa gilid ng mga yungib. Ngunit pag bumabaha yung tinatawag namin na anod sila o nadadala sa baha, kaya nakakuha na rin sa dalapasigan ng dagat at sa tabi ng mga ilog. Yan po tinatawag namin ng mutya na langit-langit. Ang iba, sand quartz. Marami pang ibang tawag dyan na uri sa ibang grupo, mga katingiro. Ngunit isa rin to sa mabisang uri ng mutya. Ang pinakamagandang combination, mga katingiro, itong mutya ng Tamilok at mutya ng langit-langit. Tested na po ito, mga katingiro, dito sa amin. Marami na nakapatunay na tested to. May kasamahan po akong nahulog ang kanilang sasakyan sa bangin. Apat po sila, mga katingiro. Namatay po ang dalawa ng kasamahan. Yung isa, hindi man lang nagalusan yung kanyang kasamahan na kanyang hinawakan o yung iniyakap niya panahong nahulog sila. At gayon din sa kanya, pagkarating niya sa ospital, mga katingiro, tatlong tusok ng karayong, mga katingiro, hindi daw
hindi kaya tusukin ang kanyang balat. Kaya nataka ang mga doktor. Kaya humingi siya ng gunting sa mga nurse para putulin niya yung kanyang host ng laman. Puro lang po ganito makatingiro. Himala pong wala man lang siyang galos at walang bali. Nahulog sila sa bangin mga kantingiro. Kaya sinasabi niya, ito lang ang gagamitin niya, itong dalawa. Pwede natin interviewin yung mga kantingiro kung makita nyo natin. Kasi may trabaho pa yung kaibigan kong nakaranas ng miracle o virtud nitong tirtaw ng mutya ng Tamilok at mutya ng langit. At ito naman ang mutya ng batong kahoy mga kantingiro o petrified wood. Kilala itong ginagamit ating mga kapatid ng mga kantingirong subanin. Dinidikdik ito at ginagawang pulbos bago binibilog-bilog nilalagay sa pulantila. Maraming uri ng batong kahoy, mas maganda sa karitwalan ng dugo ng hayop. Kasi mutya dapat lalayan din ang dugo ng hayop. Ito naman kantingiro, may pagkakaluba din ako nito mga kantingiro. Ang tinatawag naming mayamaya o yung tunay na salsagan. Itong una, sa hindi pa lumabas yung salsagan. Tapos, libo na kabibi o pusilays. So, ganun din mga kantingiro. Yan po mga kantingiro. Ito mga kantingiro, shout out ito para po ito kay Rogen Lux din, ating kaibigang magagamot na tingiro din. Once again, ito po muli si Kumbati General mga kantingiro. Pagpalang araw sa ating lahat.